Ja, Piet. Iya. Jangan lupa lah. Enak kayo. Okay. So, nagpa-process. So, ito si Piet at si kay Jaja. Hi, Ane. Hi. Hi. Good morning mga ka-piggy bunker sa lahat ng mga grazers, pigmates, at na si Pita na. Okay, so andito nga tayo ngayon sa aming ginagawang nursery pen at yung malapit namang matapos na, yan no. So, i-discuss natin ito pagka natapos na kung ano yung mga bakit may ganyan-ganyan, pati yung mga ganito, oh. Yan, so yan. At today is February ano pizza na? 4-5. February 4 na 4. Today is February 4. Yun, at andito yung mga kasama natin. So ayan, si Jaja ay nagpipiglit processing kasi marunong na yan. Okay, so ayun nga, so meron tayong topic na i-discuss sa araw na ito. Habang nag-iingay yung mga piglet natin, okay? At pag-uusapan natin yung tungkol sa isang comment, okay? Isang comment ng isang viewer natin about sa furrowing pen. Okay, so, wala namang ano. So, tungkol sa furrowing pen kasi. Kasi sabi niya, much better daw yung pen na furrowing na cement kaysa doon sa elevated. Dahil nga doon sa video natin na merong biik na nahulog doon sa ating furrowing pen because of the butas-butas in the pen. Pero, yun nga, sa pag-usapan natin, which is better ba? Yung furrowing pen na elevated na ano siya, bakal or kaya plastic matting? Or yung pen na cement? So, papakita natin yan sa inyo sa ilang sandali lamang. Patuloy niyo yung panoorin ni ating video. Salamat po sa inyong panonood. Kung bago ka lang dito sa aking channel, please do subscribe. Click mo yan. At click also the notification bell. Select all para ma-notify ka sa mga susunod kong videos. At paki-like na rin and share para malaman din ng iba yung ating mga videos. Salamat po! So, dito sa farm, meron tayong mga gestating pen, yan. Sa mga ipitan yan, ng mga buntis na inahin. Solo-solo lang, yan, oh. Mga buntis na yan, at malapit na manganak yung iba dyan. At dito naman, sa kabila, ay meron tayong mga furrowing pen. Yan, mas marami yung ating gestating pen kaysa sa furrowing pen. Yung furrowing pen ko dito, na elevated is tatlo. Tatlo lang. Pero meron din tayong mga furrowing pen na cement, yan. Yung sinasabi ng isang viewer natin, akala yata niya wala tayong furrowing pen na cement. So dito sa farm, nagumpisa ako sa mga furrowing pen na cemented talaga. Pero naka furrowing crate na siya. Ibig sabihin, meron na siyang ipitan, okay? At saka nung meron akong napansin dahil sa isang akong teacher at busy ako, at wala pa akong masyadong mga tao dito sa farm. Kaya naisipan ko na gawin yung elevated na pen because that's what I saw in the commercial farms. Sa TV man, sa YouTube man, yun yung nakikita kong mga farm. Kaya ginaya ko, okay? So yung mga sukat nun, secret lang. Pero merong video na pala ko nyan kung ano yung mga sukat nyan. Pero yung mga pinagkunan ko ng mga detalye niyan is secret lang muna natin ngayon. Pero standard yung ginawa ko talaga. That is farm base or commercial base. Mag-umpisa muna tayo. Halimbawa gusto ninyo ng isang elevated na furrowing crate. At halimbawa, may mga nagtatanong kasi kung halimbawa ilan ba yung pwede sa isang furrowing crate. Ilan bang inahin yung aalagaan nila sa... Halimbawa, may isang furrowing crate at may ilang gestating pen.
So, limbawa, no, may isang farrowing crate kayo or farrowing pen na elevated. Okay, so, or hindi man. So, yung pwedeng inahin natin dyan is 4 to 5. Okay? 5 maximum kung tama talaga yung scheduling. Pero kung papalya kayo, hindi pwede. Kasi kailangan ay sakto-sakto lang. Ang recommendation talaga natin dyan is 3 to 4. Pero scheduled pa rin yan. Dapat naka-scheduled. At sa isang farrowing pen, ano? So, apat na inahin. Meaning to say, meron kayong apat o tatlo na gestating pen naman. Kung halimbawa, meron kayong tatlong inahin o apat na inahin. Every gestating crate kasi or gestating pen is 1 inahin. Okay? So, yan. Kita ninyo, no? So, every gestating crate or pen is isang inahin yan. Ano nga ba yung mga advantages ng isang farrowing pen at gestating pen kung magkahiwala yan? So, advantage natin talaga dyan is yung space. Okay, so nakakatipid tayo ng space kasi bakit po? Pagka meron kang gestating pen, so magkakalapit lang sila. Okay, so kahit marami yung inahin mo, at least yung area kasi ng gestating pen is sakto lang na makahiga yung inahin natin, which is okay naman kasi buntis naman yan, hindi pwedeng nagliliwaliw. Okay? Okay, so tipid talaga yan sa space. Kaysa naman yung kada isang inahin, isang box, kaysa na 2x3 o kaya 3x3, nako, ang daming space na makakain sa iyong farm, lalo na kung limited naman yung area ng iyong farm. Okay, so dito, maliit lang yung space ko niya, no? Palibot niya, no? Pero ang inahin ko dito is maabot na ng 14. Maliit lang na space kasi mayroon akong gestating pen, meron akong farrowing pen, at meron naman akong pinaglalagyan ng mga biik. Ito nga, pati yung isa doon. Yun. Pinaglalagyan ko yan ng mga biik. Kasi syempre, saan mo ilalagay yung biik kung gestating pen lang at farrowing pen yung meron ka? Yo! Hi ulit! Hi! Hi! Which is better nga ba itong farrowing crate na cemented or itong elevated, yo, no? Tingnan nyo naman, asan ba ang maganda dyan? Itong cement na madumi? Yan. Or itong elevated pen na, wow, ang mga biik. Ang kikinis. Ang linis. Wow. Wow. Ngayon, kayo na ang humusga no, kung asan ba yung maganda dyan, yung elevated or yung cement. Okay, so, bakit nga ba, ano nga ba yung talagang mas maganda? Punta tayo doon muna sa mga detalye. Yung cement na yan na farrowing pen, ito sa likod ko, yun. At ito namang elevated ano. So, bakit nga ba ako nag-switch? Kasi dati talaga yung mga gestating pen or yung farrowing pen ko, rather, ay itong mga cement. Okay? Kaysa dito sa elevated. So, nag-switch ako doon sa farrowing pen na elevated. Bakit po? Madaling linisin. Malinis yung mga inahin natin at mga biik. At pwede kang maglinis kahit andyan yung biik. Basta't 1 week na mula nang ipanganak sila. So, 1 week na nakalilipas, pwede mo na yung paliguan. Yung inahin. Huwag mong sasadyaing babasain yung mga biik. Linisan mo lang yung inahin, yung farrowing pen. At maglinis ka tanghali, talaga, may araw. Okay? Para madaling mag-dry. Kung matagal naman mag-dry, imap mo. Imap mo yung farrowing pen natin, na elevated. Madaling mag-dry. Madaling matanggal yung mga bakterya, i-disinfect mo, madali. So, madali siya. In case naman na nanganganak, nagbabantay lang kami dyan mga hindi umaabot ng isang araw. Tinitingnan, monitoring lang, hindi talagang bantay na maglalagay ka ng duyan. Hindi ganun. So, hindi mo kailangan maglagay ng duyan. Monitor mo lang, tingnan. Most likely, wala namang naipit dyan. Yung nangyari lang dati kasi ano, natanggal ng inahin yung bakal, okay? So, yun nga. So, ni-repair naman natin yon kasi yon at naipit doon yung biik. Pero kung okay yung farrowing pen mo, halos walang casualty dyan. Malinis, hindi kailangan magbantay, hanggang sa paglaki nila, maganda. Yon.
Kisa naman doon sa cement, tingnan nyo naman. Kalilinis pa lang namin, pero yung tayo ng inahin natin kumalat na agad. Maglilinis na nakamangan kami ulit. So, nililinis gamit ang ipa o tubig, basta malinis lang. Tapos, aalisin yung mga big. Very stressful talaga. Kasi pag sinabayan mo ng linis dyan, andyan yung mga big natin, nababasa talaga sila. Kasi ngayong tubig is lumulutang dyan sa may cement na yan. Mahirap linisin. Wala namang casualty minsan, wala namang naipitan dyan. Pero nga lang, madumi, madumi talaga. Pero ayoko namang maging self-serving, mga guys, mga boss. Ayoko naman yung ako lang nung nagsasalita. Kasi hindi naman ako talaga yung tutok dito sa farm. Pero, nagmo-monitor ako, nagano. Halos andito naman ako eh. Andito naman talaga. Kaya nga lang, yung ating dapat tanungin talaga dyan. Yung dapat tanungin natin is yung mga nagbabantay natin sa farm. Kung alin ba yung mas maganda, tanungin natin. Sige, tanungin natin si Jaja, yung bata nating nag-aalaga dito. Bata lang yan, ha? So, tanungin natin siya. Tanungin natin si kaya Jaja, pero mamaya-maya, no? Medyo busy pa, eh. Halika, Jaja. Dito, dito, Jaja. Halika, didi. Yung... So, Ja, so since ikaw yung nag-aalaga dito, most likely ano yung talagang andito palagi. Ano ba yung mas maganda para sa iyo? Madaling linisan, madaling mag-alaga ng inahin itong nasa ito dito sa may farrowing crate natin, yung elevated na yan, or dito yung nasa semento? Para sa iyo, ano yung mas maganda? Ito po. Oh, bakit ba maganda yan? Kasi hindi mahir maglinis. Okay, so hindi mahirap maglinis dyan, ano? Bakit ba hindi mahirap maglinis dyan? Kasi pag hinigaan nila, nalalagyan tayo pag hinigaan nila. Okay, so pag humihiga yung baboy, ano, nalalaglag yung, lang yung mga ano, tayo dyan, no? So halos hindi tayo talaga dito nagwawalis, di ba? Hindi tayo nagwawalis, ano? So yung tayo dyan, nalalaglag lang. Talagang hindi kami nagwawalis dyan. Kahapon lang kami naglinis. Pero, ano... Pinaliguan lang yung mga inahin, pero araw-araw, hindi tayo nag-aawalis, ano? So, minsan lang, nagpapaligo, yun lang. So, wala talaga, wala tayong halos ginagawa dito sa, ano, kusang nalalaglag lang yung tayo, no? Opo. Tingin daw. Dito ba? Dito, dito. So, dito, mahirap linisin, ano? Opo, araw-araw. O, araw-araw kasi yan. Kita nyo naman. Oo, kita nyo. Tanyo, madumi yung dede. Yan. Madumi, oh. So, naglinis pa lang kami kanina dyan, pero madumi na agad. Bakit? Kasi yung tayo dyan, kumalat na, oh. Eh, buti nga dito, naglalagay kami ng ipa sa pagkain, kaya nagiging parang mabuhangin yung tayo. Pero kung pure feeds yan, at saka, ano, talaga yung parang tayo niya is dumidikit sa flooring, ay nako, ang hirap niyang linisin. Madumi yung baboy, madumi yung flooring. Madaling makapitan ng sakit yung mga biik, pati yung inahin. So, final, tatanungin kita ulit. Alin yung mas maganda, ito o ito? Ito. Ito. Yan, mas maganda talaga yan eh. So yun, natanong na natin yung ating nag-aalaga dito. So, hindi tayo self-serving. So, kailangan alamin mo yung pangangailangan ng iyong mga tauhan. Kung baga may tauhan ka man. So, ito kasi yung nag-aalaga talaga natin dito. So, tinatanong natin sila kung alin ba yung mas maganda. Ano yung mas madali para sa kanila. So, sabi niya, mas maganda ito. So, yun yung mas maganda. Hindi sila nahirapan. Hindi sila nahirapan maglinis, mag-alaga ng baboy. Palagi malinis dyan. So, yung final or conclusion natin, hindi galing sa akin. That is self-serving ko. So, yun, tinanong ko siya, mas maganda dito. So, that's our final answer. Salamat sa inyo. At yun ang ating video ngayon. Sana meron kayong natutunan. At sana meron kayong natutunong palagi-palagi. Salamat po. Bye-bye and God bless. From Engineer Marquez of Carnoso Pig Farm TV. Uwe. Ay, sarado pala. Sarado pala.